Cash, kundi sibuyas ang bitbit ng mga bibili sa isang home essential store na ito sa Quezon City. Sibuyas Swap ang kampanya ng tindahan ngayong Sabado, kung saan pwedeng ipagpalit ng customer ang kanyang sibuyas, kahit na anong hugis o laki nito, para sa isang produktong hindi lalagpas sa 88 pesos ang presyo. Okay naman, kahit papano, kasi yung sibuyas, maliliit lang siya, 15 pesos siya, kaya pwede na rin sa halagang 88. Hindi naman, pwede bumalik. Hanggang tatlong item lang ang pwedeng palitan ng sibuyas ng bawat mamimili. Since tumataas ngayon prices ng onions, ang daming taong hindi maka-afford bumili. So we are extending help na lang para sa community pantry. Everyone can get naman. Napangiti naman ang ilang mamimili sa Kamuning Public Market dahil patuloy na bumababa ang presyo ng sibuyas. Naglalaro sa 260 pesos hanggang 300 pesos kada kilo ang presyo ng lokal na sibuyas. Nasa 180 hanggang 200 naman ang imported. Mas mabilis namang maubos ang mga malalaking imported na sibuyas dahil mas mura ito kumpara sa lokal na sibuyas. Daing ng mga tindero, mahina pa rin ang kanilang benta kumpara noong mataas ang kanilang presyo. Noong kamahalan, mabilis. May mura, mabagal. Inaabot ka ng 2 linggo. Dalawang linggo. Noong kamahalan, yung 100 kilo, minsan isang araw lang. Mabilis maubos yung imported kaysa kay... kaysa sa local talaga. Yung bagong dating na, actually, bagong dating namin, 2 days lang, mga 3 days, tapos na. Si Mayos, tingi-tingi pa rin kung mamili. Sapat lang para sa isang linggong gamit sa kanilang bahay. Siyempre naman, no? Hindi lang sibuyas, pati lahat. Hindi lang sa sibuyas sa lahat. Alam mo naman, lahat mahal. So, kailangan ka mag-adjust. So, kung kahit maliliit, ang hirap hiwain, di ba? Mas mura kasi siya. Nasa 3,500 metric tons ng pula at puting sibuyas ang inimport ng bansa noong nakaraang linggo. Ayon kay Jose Diego Rojas, tagapagsalita ng Bureau of Plant Industry, nasa 2,500 metric tons na ang dumaan sa inspeksyon ng kanilang ahensya at naipalabas na sa mga palengke. Nilinaw din niya na ang 20,000 metric tons sa sibuyas na kailangan para sa importasyon ay dahan-dahang ipapasok sa bansa at hindi isang bagsakan. Sa ngayon, wala pa kong balak na mag-import. So, okay, yung in-open po na yun, kung in-open po siya, it doesn't necessarily mean na dapat i-fill po siya. At yun nga. So, yun lang ang na-file. Nauna nang sinabi ng Department of Agriculture na tutugunan nila ang mga problema ng industriya ng sibuyas sa pamamagitan ng Project Orion. Kabilang dito ang pagsasaayos ng logistics at value chain ng sibuyas. Gayun din ang pagpapalakas sa farming technologies, mas pinadaling pagkuha ng credit loans at pagkakaroon ng database sa inventory ng sibuyas. Sinabi ng mga onion farmers, importers at traders, importante rin na masilip ang pagtaas ng presyo ng production inputs tulad ng pataba at seeds, mataas na gastos para sa labor, mahal na marketing at distribution, pati na rin ng hindi tamang impormasyon sa onion inventory. Sa ngayon po, wala pa kong pondo si Project Orion, pero ang intention niya po is masolusyonan yung mga problema doon po sa value chain po ng onion. So hindi lang po natin pinag-uusapan dito yung mga cold storage facilities or yung post-harvest na actions. Kasama na din po dito yung production mismo. Nang sa ganun po, ay maabot po natin yung self-sufficiency sa onion. Samantala sa Zamboanga City, mahigit 11,000 na sako ng mga sibuyas ang ibinaon sa lupa sa compound ng research center ng DA doon dahil illegal umanong ipinasok ito sa lungsod. Base sa batas, kailangan sirain ang mga kontrabando. Ayon sa DA, nasa 100,000 metric tons ang sibuyas ang nasayang noong 2022 dahil sa kakulangan ng mga pasilidad sa cold storage at improper handling nito. Job Manahan, ABS-CBN News.